Tuluyan ang isasara o puputulin ng North Korea ang lahat ng kalsada at kadariles na nauugnay sa South Korea. Ito ay sinasabi ng karamihan na napipintong malapit na digmaan na magaganap sa pagitan ng North Korea at South Korea. Ito, simulan natin. Tuluyan ang puputulin ng North Korea ang mga kalsada sa kadariles na nauugnay sa South Korea upang ganap na ihiwalay ang dalawang bansa. Ipinahayag ng kanilang military na isasara at haharangan ang North and Southern border at pagpapatibay ng kanilang depensa kasunod ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Kaya maaaring sinasabi ng karamihan na napipintong panganib ng digmaan ang magaganap. Sinabi ng rehimeng Kim Jong-un noong Miyerkules, ang North Korea ay gumagawa ng mga hakbang upang ganap na paghiwalayin ang teritoryo nito mula sa timog sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng mga link sa kalsada at riles at pagpapatayo ng mga kuta sa kanilang lugar. Sinabi ng General Staff ng Korean People's Army na ang hakbang ay isang tugon sa malubhang sitwasyon kung saan ang napipintong panganib ng digmaan ay tumataas araw-araw sa kahabaan ng southern border. Ayon sa isang pahayag sa maraming wika na dala ng state-run Korean Central News Agency, sinabi ng North Korea na palalakasin nito ang panig nito ng border na may malakas na istruktura ng depensa. Ang isang mensahe sa telepono na nagpapaalam sa mga intensyon nito ay ipinadala sa mga pwersa ng US upang maiwasan ang anuman maling paghatol at hindi sinasadyang salungatan sa proyekto ng fortification. Ang dalawang Korea ay nagbabahagi ng ilang tawiran sa hangganan bukod sa mga kalsada at riles ng tren ng kanlurang linya ng Gyeonggi at silangan linya ng Donghae, parehong malapit sa baybayin. Sinabi ng Ministry ng Depensa ng Timog Korea na ang pinakahuling anunsyo ay malamang na isang pagpapatuloy ng mga pagsisikap ng North sa matinding inter-Korean na koneksyon. Sinabi ng General Staff na ang mga hakbang ay tugon sa kamakailang mga pagsasanay sa digmaan na ginanap sa South Korea at mga pagbisita ng sinasabi nitong mga estratehikong nuclear asset ng US sa rehiyon. Sa nakalipas na taon, isang US aircraft carrier, amphibious assault ships, long-range bombers at submarines ang bumisita sa South Korea na nagdulot ng galit ng mga pagsaway mula sa Pyongyang. Ito ay nagpapatunay sa kalubhaan ng sitwasyon na hindi kailanman mapapalampas. Permanenteng isasara at haharangan ang katimugang borderer. Sinabi ng Seoul na hindi pa nito natukoy ang anumang gawaing pagtatayo ng mga troop ng Pyongyang malapit sa demilitarized zone na labis na mina ng mga sundalo ng North Korea nitong mga nakaraang buwan. Sinabi nito na ang mga pwersa ng South Korea ay labis na magpaparusa sa anumang provokasyon ng North. Sinabi ng Yonhap News Agency ng South Korea noong Miyerkules, ang abiso ng North Korea ay ipinadala sa pamamagitan ng isang umiiral na channel sa US-led United Nations Command na binanggit ang mga mapagkukunan ng militar. Ang kagawaran ng estado ng US at ang 28,000 malakas na US forces Korea ay hindi kaagad tumugon sa pagkahiwalay na kahilingan na humihingi ng komento. Naniniwala ang China na ang pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa Korean Peninsula at pagsusulong ng proseso ng political settlement ng isyu sa Korean Peninsula ay nagsisilbi sa mga karaniwang interes ng lahat ng partido at ito ang inaasahan ng international na komunidad. Sinabi ng hukbo ng North Korea na gagawin nito ang malaking hakbang militar ng ganap na pagtanggal sa teritoryo nito mula sa South Korea. Ang anunsyo na dumating pagkatapos ibasura ng pinuno ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un ang isang matagal ng patakaran sa paghahanap ng mapayapang muling pagsasama-sama sa South Korea sa unang bahagi ng taong ito ay nagpahayag na ang natitirang mga kalsada at riles na konektado sa timog ay ganap na mapuputol sa daan sa kahabaan ng borderer.
Ang matinding sitwasyong militar na namamayani sa Korean Peninsula ay nangangailangan ng armadong pwersa ng DPRK o Democratic People's Republic of Korea na gumawa ng isang mas determinadong at mas malakas na hakbang upang mapagkakatiwalaang ipagtanggol ang pambansang seguridad. Mula noong Enero, pinatibay ng Pyongyang ang mga depensa sa hangganan nito, naglalagay ng mga landmine, nagtayo ng mga anti-tank traps at nag-aalis ng infrastruktura ng Riles ayon sa militar ng South Korea. Pinalakas din ni Kim ang kanyang maalab na retorika laban sa Timog na tinutukoy ito bilang pangunahing kalaban at walang pagbabago na pangunahing kaaway ng North ng isang paglalarawan na umaalingaungaw sa pinakabagong abiso ng Korean People's Army. Ang labanan sa pagitan ng mga Korea ay umusbong sa taong ito habang ang Hilagang Korea ay lumilitaw na pinatindi ang mga pagsusumikap sa produksyon ng nuklear at pinalakas ang ugnayan sa Russia na nagpapalalim ng malawakang pag-aalala sa kanluran sa direksyon ng nagkahiwalay na bansa. Noong nakaraang linggo, nagbanta si Kim na gagamit ng mga sandatang nuklear upang sirain ang South Korea kung aatakihin. Matapos magbalaan ang Pangulo ng South Korea na kung gumamit ng North ng mga sandatang nuklear ay haharapin ito ang katapusan ng rehimen nito. Ang mga komento ni Kim ay lumilitaw na direktang tugon kay South Korean President Yoon Suk-yeol na nagpakita ng pinakamakapangyarihan ballistic missile ng Seoul at iba pang mga armas na idinisenyo upang hadlangan ang mga banta ng North Korea sa isang parada para sa Armed Forces Day noong October 1. Hindi natin masasabi kung talagang magkakaroon ng digmaan. Subalit sa nangyayari ngayon doon ay malaki ang porsyento na magkaroon niya. Subalit sa aking opinion na sinasabi ng karamihan din na magkakaroon doon ng World War 3 dahil niya may mga kampi-kamping bansa na. Ito ay pinagpaulang sabihin ng Biblia na maraming scholar at iba pang mga madalubasa sa Biblia na talagang at sinasabi rin ng iba na wala nang World War 3 na nakasulat sa Biblia. Kahit ka sa sinulat ni Apostol Juan sa Revelation, walang ipinakita ang Panginoon Diyos sa kanya doon na magkakaroon ng digma ang pangatlo. Mayroong digma ang una na sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya sa Mateo na magkakaroon ng digma ang alingaungaw. Yun yung 1914. At masusundan pa ng mga bansa sa bansa, laban sa bansa, alingaungaw. Yun yung tatawag na World War 2. Ngayon, sa pangatlong World War 3, wala pong binabanggit ang Biblia. Maaring sinasabi lang na matagutom. Yan ang binabanggit ng Biblia, sunod-sunod na paglilindol. At mapapansin natin ito nakaraan na nagkaroon ng malaking hurricane. No? At sunod-sunod na nangyayari ito. Marami nagsasabi na natural lang yan, natural disaster lang yan, na natural sa mundo nagkakaroon yan. Oo, natural sa mundo, pero ang hindi natural, yun sunod-sunod na sinasabi ng Biblia sa darating na huling araw, sabay-sabay mangyayari ito. Nagkagulo, digmaan, lindol, taggutom, mga hurricane, mga baha, mga bansa hindi naman binabaha, binabaha na ngayon. Kung magyelo ang ibang bansa ngayon, sobrang yelo na. No? Natutunaw na ibang yelo sa atin, nagka-climate change na. Yan ay ipinagpaunang sabihin ng banal na kasulatan. Dati pa, matagal na 4,000 taon na nakasulat doon sa kay Isaiah at doon sa Revelation na ipinasulat kay Apostol Juan. No? O ngayon, hindi natin alam kung magkakaroon niya ba ng digmaan sa alitan ng Korea at North Korea. Panalangin natin na wag naman sana, kasi kung magkaroon man ng maliit ang digmaan, syempre maaapektuhan ang ekonomiya ng bawat bansa, katulad ng atin sa Pilipinas. No?